first pros na nakita mo kay wearable pump is napaka-handy niya. Tignan nyo. Handy, convenient, and hassle-free. So, wala siyang tubing or anything. Lalagyan nyo lang siya sa mga brand nyo. Even yan kahit hindi pang pimbra, pwedeng-pwede siya, diba? Lalagyan nyo lang siya sa inyong mga bra, and then, biola, pwede nyo nang gawin yung mga gusto nyo. Even kahit nasa meeting ka, hindi nila malalaman na nagpapump ka. Second na pros na nakita ko kay wearable pump is napaka-easy to clean niya. So, bilangin natin kung ilan yung hugasan lang natin sa kanya. Tingkarin nyo lang yung motor. Ayan. Tapos, ito. So, one is si milk collector. Then, pangalawa si diaphragm. Pangatlo is yung kanyang linker o yung kanyang connector. Then, si valve. And then, itong flanges. So, all in all, 1, 2, 3, 4, 5 lang yung inyong hugasan sa kanya. So, meron namang mga hindi masyadong OC, ma'am, kapag hindi na-touch ng milk, hindi na nila hinuhugasan. Like yung itong diaphragm, kasi hindi naman na-touch ito ng milk, so pwede hindi na ito hugasan, kahit mga every other day nila yung paghugas nyo. Pero kasi ako, every pump ko, hinuhugasan ko talaga lahat ng parts. Third pros na nakita ko kay wearable pump is yung kanyang battery life. So, ito, 800 mAh. 2.5 hours ng charging time, and then magagamit mo na siya for 90 minutes or 3 sessions para dun sa mga nag 30 minutes na pumping. Pero kasi ako usually minsan 10 to 15 minutes lang talaga ako magpump kasi unlatch naman kami ni baby. Fourth pros na nakita ko naman kay wearable pump is yung accessibility of purchase. So, pwede mo na siyang mabili. Marami na nagbebenta nito online sa FB, even sa Shopee and Lazada, meron na ako nakita nito. Kasi comparing naman sa mga LV, Willow, Imani na kailangan mo pang magpasabay, kasi or mabibili ka sa mga Amazon which cost your shipping fee na napakalaki. Fifth and the last pros na nakita ko dito kay wearable pump is yung price niya. So, itong wearable pump, nag-ring siya, yung price niya is from 2,800 to 3,200 pesos only. So, comparing sa mga wearable pump din na nasa market ngayon, like Imani, LV, or Willow, so napakamura niya siya. Ito na lang yung gawin yung alternative kung budgetarian or wise mom kayo. Now, punta naman tayo sa mga cons na nakita natin kay wearable pump. First cons na nakita ko kay wearable pump is yung kanyang spare kit o yung isa pang ganito. Walang nagbebenta ng ganito sa mga supplier nito. So, yan. Wala nagbebenta ng spare kit nito, pero kung meron sana, ang ganda na nitong wearable pump na to. Kasi ako, masusuko kasi yung hindi hugas ng hugas. Ako, usually, meron akong spare kit na 2 to 3 na spare kit. Kasi, ayoko yung hugas ng hugas talaga. And, syempre, mas makakatipid tayo, di ba? Mga wise pang nga tayo. Ayaw natin hugas ng hugas, ayaw natin steril ng steril, kasi gumagamit tayo ng electricity, tsaka ng water. So, ang nakita ka sa atin kay wearable pump is that para sa akin na hindi ko naman siya magiging pro, pero baka sa ibang mga mommies na medyo biniyayaan ni Lord ng, you know, Super B. Yan. Is yung medyo bulky siya kapag nakalagay na sa inyong mga breast. Medyo halatang-halata na siya. So, sa akin kasi hindi naman ako ganun biniyayaan. So, pwedeng-pwede ito. Pero, meron naman tayong alternative na pwedeng gawin. Pwede nyo siyang isuksok sa inyong mga bra, and then, yung mga scarf or yung mga nursing cover, okay na din. So, parang hindi rin naman siya cons, no? Kasi gagawa naman ang paraan. Third naman na nakita natin sa kanya na cons is that parang kailangan mo palagyan ng effort yung pagpindot mo ng mga buttons niya. And then, rubber din kasi siya. So, kung medyo mahaba yung kuko nyo, talagang feeling ko in the long run, parang ganun, is mag-ano to, yung mga usually nangyayari sa mga rubber materials, di ba umaano yung kuko mo, parang bumabaon yung kuko mo. So, yun lang. Feeling ko cons siya. Fourth and the last point na nakita ko sa kanya is that hindi siya auto-switch sa expression mode. So, sa massage mode lang siya. Ako kasi nakagamit na ako ng pump na auto-switch sa expression mode. And parang sa akin napaka hassle-free din yung ganun. Kesa yung babantayan ko yung minutes na
i-ano ko sa kanya, pinapump ko sa kanya, kasi lalo na to, wala siyang screen. O, dagdag pala natin yung sa cons niya. Wala siyang screen, hindi mo makikita kung ilang minutes ka na. So, kailangan bantayan mo sa cellphone mo. Kasi usually, di ba, yung ating massage mode, 2 minutes lang talaga. So, dito, hindi siya auto-switch sa expression mode. When it comes to suction, comfortability, and noise naman nito ni wearable pump, so first sa noise muna tayo, tolerable yung noise nito, pero actually parang almost wala nga eh. Kasi nung nagpa-pump ako, hindi ko siya ganun naririnig. So pwedeng-pwede to sa mga nasa office, sa mga working mom, even kahit nasa meeting kayo, pwedeng-pwede to. Sa suction and comfortability naman nito is, I can compare it to lakas ng suction ni Wise Mom, Pocket and Pomona, kasi medyo malakas siya. So kayo, kung kayo yung mga mommies na hindi masyadong sanay sa malakas na suction, so yung mga naunang gamitin nyo is yung mga gentle na pump, so I don't recommend it kasi baka magulat kayo. Pero kung gusto nyo naman siyang itry, pwedeng-pwede naman. Kasi tolerable din naman yung pagka-strong ng suction niya. So ako kasi, nag-umpisa ako sa strong na suction na pump, kaya sanay na rin ako sa mga ganon. But nonetheless, okay si wearable pump, comfy naman siya, and okay yung suction niya para sa akin. So, 5 levels yung kanyang massage mode and expression mode. And now, tapos na tayo sa kanyang mga pros and cons. So, we're down to the product. So, for me, mga mommies, uulitin ko lang din pala, this is my honest opinion and experience sa wearable pump. I'm not expert sa breast pump. Sinishare ko lang sa inyo yung na-experience ko using the wearable pump. For me, ang rate ko sa kanya is 9 over 10. So, bakit 9 over 10? Kasi okay-okay naman si wearable pump. Maganda yung kanyang mga pros. And okay sa kanyang suction niya. Comfortable ako sa kanya. Yung hindi ko lang talaga nagustuhan is yung walang nagbibenta ng kanyang spare kit. Pero if ever meron naman, I can rate it 10 over 10 na. So, pero I don't recommend it as the first pump nyo o yung talagang pump na ginagamit nyo. I recommend it as backup pump. Pero pwedeng-pwede rin naman siyang gamitin sa mga working moms, sa mga moms na gusto makagawa ng gawaing bahay while pumping or while nilalaro nyo si baby. So, pwedeng-pwede si wearable pump. So, I hope natulungan ko yung mga mommies kung okay ba na mag-invest or dito kay wearable pump, okay ba na bumili nito as backup pump. So, ayun lang. So, comment kung ano yung mga experience niyo sa kanya. And do comment din kung ano yung gusto niyo na next i-review natin. So, don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye!